magandang umaga po sa inyo, mga kapisers. Sa ngayon po, wala pa akong tulog. Kagali lang natin doon sa harvest din ng kapatid ko kaninang madaling araw. So 5:30 na po ng umaga, dumiretso po ako dito sa palaisdaan natin o sa kids, fish kids natin para mag-vlog. So iba-vlog ko sa inyo kung paano mag-harvest, syempre. Kung napanood yung unang video ko, preparing at saka kung paano mag-harvest. So, para magka-idea kayo kung paano alagaan yung bangos mula sa maliliit hanggang sa pag-harvest. Kaya, ipapakita ko po sa inyo kahit papano mag-aroon kayo ng idea. Ito po yung ipinapakita ko. Ito po, maliit lang na kahon. Ang sukat niya, 5x3. Yung haba niya, 5 meters at saka yung lapa niya, 3 meters. Dito namin nilalagay yung pry na mabibili namin sa mga similyador. Kung ilan po yung inches, yun din po yung presyo. Ibig sabihin, kapag 3 inches po, 3 pesos bawat isa po yan. Tapos dito po namin yan inilalagay kapag dinideliver sa amin. Ito po, tingnan nyo. Mga kapisers, after 15 to 20 days, so kailangan nyo na tingnan yung fingerlings nyo or pry, yung similya ng bangos, lumaki na. So ang unang yung titingnan yung ulo. Ulo po ng bangos nyo, yung similya nyo. Kung kasing laki na ng hiniliit. Kasi yung pry na nabibili natin, kasing liit lang yan ng sigarilyo. Kaya ang pinapakain namin dyan, booster. So kailangan tingnan nyo kung lumaki na yung similya nyo. So kailangan na natin isasizing yan. Huwag mo nang magbilang o magload. Kasi hinihiwalay-hiwalay mo yung malalaki at saka yung maliliit muna. Bawat malalaki na kasing laki na ng hiniliit. Kasi may sukatan din yan eh. Dito mo ilalagay natin sa number 17 na net. Ibig sabihin mag-change net tayo mula doon sa parang munggo-munggo, para mosquito net, para sa fry or fingerlings. So kapag malaki na, kailangan na natin isalin dito sa number 17 na lambat. Madali lang kami kumuha ng size ng isang fingerlings. So fingerlings na talaga matatawag sa kanya. Kasing itong hiniliit, ipapasok nyo lang yan sa number 17 na butas. Kapag hindi na lumusot yung hiniliit mo, ibig sabihin pwedeng pwede na siya sa number 17 na lambat. Dito na namin ilalagay. Ang ipapakain na natin, mag-change feeding na rin tayo. So ipapakain natin fry mass mula sa booster, sa fry bangos hanggang dito sa fingerlings. Mag-change net, mag-change feeding na rin. So fry mass yung ipipeeding natin. So ganito nakalalaki yan. Hindi na lulusot sa may lambat natin na number 17. So ganito po kung paano mag-sizing. So kapag malaki na po yan, may sukatan pa rin po tayo dyan. Alam nyo, kapag ulo niya, kasing laki na nito. Yan, yung hinlalaki natin. Dito na tayo mag-load. Ibig sabihin, magbibilang na tayo. So ang tawag namin dito, counting at weight sizing. Mag-change feeding na rin tayo. Nakikita nyo yung hinlalaki na to? Mag-change net na rin tayo. So number 12 na lambat yung gagamitin na natin. Kapag ganito na yung bangos nyo, kasing laki ng hinlalaki, ipapasok na naman natin yan sa butas. Yan. Kapag hindi na po makalusot yung hinlalaki nyo, ibig sabihin pwedeng pwede na siya sa number 12 na lambat. So ganito po yan, mag-load at saka magsasizing. Tingnan. So, ang pinapakain na po namin dyan, kapag load na kami, ibig sabihin, 3,000 or 3,500 yung iluload namin dito. Mag-change feeding na rin tayo. So, mula sa booster,
sa Primus, magpi-pre-starter na tayo. Yun na po ang ipapakain natin. Kasi malalaki na yung bunganga nila, yung bibig nila. So kayang-kaya na nilang lunukin yung feeds. Pero ibig ko sabihin, floater po yung gagamitin nating feeds. At saka nakikita nyo yung sa gitna, mosquito net, feeding tree po ang tawag namin dyan. Kasi floater yung ginagamit namin. Dito sa Primus, sinker po yan. Bali, nagpapailalim yung feeds natin. E dito, floater nang gagamitin natin. So, kailangan na natin yung feeding tree. Kasi kahit mahangin, lumulutang yun. Nakalutang yung feeds natin. So, hindi natatapon. Parang hindi masasayang. After 15 days to 20 days, nagpapalit tayo ng lambat. Kasi pangit naman yung hinahayaan lang natin. Kasi kumakapit yung mga sisi, talaba, tahong. So, kailangan naka-maintain para hindi matakpan yung butas. Kasi kapag natatakpan yung butas, yung pisnet natin, kakapusin yung oxygen. So, may tendency na mamatay yung mga fingerlings natin. Share ko lang po para magka-idea kayo, para malaman nyo kung paano talaga mag-alaga ng bangus culture dito sa palaisdaan o fish cage. Dito, mula doon sa pre-starter, kapag lumaki na po, kasing laki na talaga ng hinlalaki, chi-change feeding na tayo. Ibig sabihin, papalit na tayo ng feeds. So ang ipapakain na natin yung starter na. Yun, malalaki na kasi. Mga kapishers, mula sa starter, kapag malaki na talaga, pag naabutan na siguro ng 1 month ang pagpakain mo ng starter, so binabasihan mo na rin yan eh. Alam na alam mo na rin yung tamanyo or ang size ng bangus nyo. Kapag lumaki na siya ng mga 5 piraso sa 1 kilo, pwede na natin yan mahagisan, mag-change speed na tayo. Yun ang tinatawag na grower. Diyan na tayo maghanda. Kung sa tao, nagbibinata na. Ibig sabihin, malaki na yung pakain natin. So, lumalaki na yung gastos natin. Dito na, mga kapisher natin, itudo yung papapakain natin. Kasi dito na tayo nagpapalaki ng bango sa grower. So, ibubuhos na natin lahat-lahat. Tulad ng pag-ibig natin kapag may sa syuta natin. Ibubuhos mo ng lahat. Huwag lang yung sa bandang huli na iiwan tayo. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! So, pagkatapos dyan, kapag malaki na talaga yung bangus mo, so, pero yung net natin, hanggang sa 12 lang, mata, yung number ng net. So, pag malaki na talaga, pwede na natin i-finisher yan. So, magbibilang na lang tayo ng 15 days or isang buwan. So yung tamanyo ng isda mo, matatarget mo 3 piraso sa 1 kilo o kahit 1 piraso kalahating kilo, yan matatarget mo na yan. Tulad nito, 5 months lang po yung palugit ng bangus namin sa pag-feeding namin o harvest na yan. Kapag lumampas ka ng mga 6 months, so matatalo na kasi kapag tinotal mo yung gastos mo sa lahat ng feeds, malulugi ka talaga. Kamaya, preparing na tayo for harvesting ito. Kasi ngayon ang schedule natin. So abang-abangan nyo na lang kapishers, sabayan nyo ako. Huwag kayong kukurap. Babalik ako mamaya. Yes mga kapishers, this is it. Ngayon, ang gagawin po natin ay preparing po. Gagawa tayo ng katayan ng bangus. So, thank you dahil nakapagpahinga tayo. Kahit 3 oras lang yung tulog natin. Kasi alam nyo na, kaninang umaga, madaling araw, nag-harvest yung kapatid ko. So, tumulong tayo doon. So, ngayong gabi or mamayang madaling araw, harvest na naman natin. Yung mga kawal natin or tutulong sa atin sa pag-harvest, nandun yan sa loob. Ngayon, ang gagawin natin, ito po, itatali na lang natin yung trapal. Tapos, ang secondary po nito is may net na. Alam ko na, ipinaliwanag ko na nung dating unang vlog na kailangan po nating may net. Kasi para hindi masira yung trapal natin. Kasi pag nilagyan na natin ng maraming bangus to, lulubo yan. At syempre, baka hindi kakayanin ng ating trapal
masira, sayang. So yung malamig na ice na ilalagay natin sa bangus, masasayang. So, abang-abangan nyo na lang kasi mamaya bibili tayo ng ice. One eternity later. So, mga kapisers, kararating lang natin dito sa planta ng ice. So, bibili tayo ng dalawang bloke pong ice. Tama-tama yun sa harvesting natin. Dua ka bloke, boss. So, yung bloke ng ice, nasa 380. So, ang dalawa, 750. So, crush ice yung gagamitin natin para sa pagpatay ng bangus harvest natin. So, may kasama po tayo. Dalawang tricycle po kami. Yan, sa kapatid kong tricycle. Saka ito. Antayin na lang natin kasi kakrush ice dito sa makina nila, yung sa machine nila. Ginigilingan ng ice. Ito na! Kakrush ice nila dyan sa... snow. Ang kaso, ang lalaki ng ice tumatama sa ano namin. Ito na. Mga kapisers, bayaran na. Ano po, nagbayad na po tayo. So, aantayin na lang natin yung supply. 760 yung dalawang bloke ng ice. So, aantayin natin dito sa counter. Okay, sige, pipirma tayo. Okay, mga kapisers, ito na ang supply. Kuya na! 2 hours later. Kararating lang natin. Galing to sa planta. So dito na, dito mo ilagay. Yan. Yan mo sa sarod. Hindi, ano na lang. Para dyan lang sa matunaw. Mamayang madaling araw pa natin siguray. Inaantay na lang natin yung oras. Isang oras na lang po. Rakraka na tayo. So rock and roll na tayo para maihaw na natin yung bangus natin. So sa ngayon, nag-aantabay lang po tayo. A few inches later. This is it, mga ka-fishers. So ngayon, inangatan natin yung lambat natin. Ito na po yung mangyayari. So magtatalaw na na yung mga bangus. Parang birthday party lang yan. So nagkakadawala na kasi siguro maluwag yung ano. Maluwag yung tali. So, alam niyo naman kapag tumalon yung bangos, may pwersa yan, may lakas yan. So, counting butas yan, talagang lalabas yan. So, hindi natin may iwasan yan. So, ito, focus mo. So, mga kapisers, ayan po. So, kung nakikita niyo yung harvesting natin ngayon. Abangan nyo lang yung pag-aho natin at saka papuntang doon sa Katayan. And first stop! Kita nyo yan! Marami lang yung pagod. Kita lang natin kasi sunod-sunod na yun. Nakahilira na yung mga tauhan natin. Yung mga pamangkin ko. Thank you.
siya, bigyan na eh. Mga ka-fishers, yan o. Yan! Tumatag. Tumatag. Mga ka-fishers, ito na po. Ayan, kung nakikita nyo. Yan, yung mga pamangkin ko, nakahilira po doon sa may inaahawunan nila ng bangos. So, papunta dito sa Katayan. Yo, nagre-request mga ka-fisher yung mga pamangkin ko. Yan! Kawai, kawai! Yan. So, kaunti na lang yung nasa lambat. Yun! Yung pamangkin ko. May bangos dito. First time. Yung pamangkin ko yung nagtataksay. Yung nag-ano ng sibot. Yun. At saka yung mahawak, pamangkin ko rin. At saka ito yung bigo. Itong ampun. Umasa lang. Itong ampun. At saka, ang ampun. Bintawan sa bandang huli. Kaya ano kasi, vice mo relasyon. Kung agyan sa bagyo, mabigaon, wasak, managyapon. Oh! Oh! Oh, ayun. Ang lalakas ng mga hugot. Pero hindi nila naintindihan. Lubog na po yung ano natin, yung fish kids kabana natin. Kung nakikita nyo mga ka-fishers, yan o. May tubig na, tulad ng dati. Kasi, so marami-rami yung isla natin. Yan, maapaw na. Maapaw na sa ano. O, kita nyo mga ka-fishers. Yung trapal na prepare natin kanina, bumigay na. So, ang kailangan lang dyan, dapat hindi maano yung matapon yung tubig na lamig na nilagyan natin ng crush ice. Oh, ito, parang hindi na nga namamatay. Yan mga ka-fishers, nanghihina na yung mga bangos. Parang pag-ibig lang yan. Kapag bigo ka sa pag-ibig, manghihina ka talaga. So, kitang-kita nyo po yan. Ito po, ipapakikita ko sa inyo. Yan. So, kalahating isang piraso, kalahating kilo to. Yung hinahawakan ko. At saka ito, tatlong piraso, isang kilo. So, alam naman natin yung mga estimated natin ito. Pitong piraso, dalawang kilo. Titingnan lang natin kasi mayroon tayong ni-request ng mga expert talaga sa pagsasizing. So, malalaman natin kung anong tamanyo talaga ng isda natin. So, kung mayroong mamaliliit, hindi natin may iwasan yan. Kasi meron talagang hindi kumakain ng sabay-sabay. Yan, mga kayo pagtaguan, dakuan. Pagkakaroon na pagkakaroon na pagkakaroon. Ito oh. Abulan na yung bulan. So, ipipick natin to. Kumapasulong po muna kami ng bangos. Fishers. Bigamay ah. Gago kayo na ulat ayan. Mga ka-fishers, icing time na. So, dito po sa pinagkukunan natin yung sakataya ng bangos. Ito po. So, yung mga pamangkin natin, nilalagay nila sa tray. Pagkatapos, doon nila nilalapag sa may kinuha nating expert na nagsasizing. Makikita nyo, apat na tree yung nilalagyan nila. Expert sizing, Mio? Marami-rami pa dito. Expert sizing.
Marami po tayong mga kapamilya. So ang saya-saya kapag nag-harvest talaga dito. Parang pesta. Magkapamilya rin. Yun. Gusto lang ipapakita sa inyo kung ano mag-harvest ng bangos. Dadalhin na nila doon sa may hindi makita kasi madilim doon sa unahan. So pero doon dadalhin, may bansa kaming malaki doon. Tatlong oras ta ang tulog natin mula kagabi kasi galing din tayo sa harvest. Okay. Inatansya nila yung kilo, mababawasan kapag sobra, pero nilalagyan nila yan na siyempre hindi kailangan isakto-isakto talaga sa kilo. Yun. Tulong-tulong lang po. Daddy mo kayo, punta na. Tulong-tulong yun ng pagsasizing ng mga pamangkin ko. Yung kapatid ko nakagin. Yung pamangkin ko, yellow. Lahat, yung pamangkin ko. Yung nakastrap, yung asawa ko, naglilista. Nasa taas po ako, nakapatong po ako dito. So, sa pagsasizing, wala tayong gagawin, kundi ibablog yung kung ano ang nangyayari. So, ilalagay nila para ilalapag doon sa nagsasizing. Iba yung nagsasizing, iba yung nagkikilo, iba yung nagbubuhat. So, tulong-tulong, parang bayanihan lang to eh. Maui daw palagi nagbubuhat. Si Maui na sana. Maui, scam. Ay, ito lang pala. Maui. Si Maui, hindi legit scam. O, nakarecord ya, Mau. Hindi ko to ikakat, tapos ka. Si Maui, scam na yan. So mga kapisers, lalapitan natin para makita nyo. Yan. Maganda ng quality ng bangus natin. So maganda to sa paningin ng mamimili. So maganda sa market to. Yun lang. Pag sa bintahan, babaratin tayo, lagot tayo. Yun, nagtatawa na sila kasi malaki yung isda natin pagdating doon sa fishing port, di ba? Babaratin tayo, so malulugi tayo. Ang laki ng gastos natin sa fish. Okay kayo. Ihik. Ay nako. Ito dua. Yan. Tatlo dua. Ito dua. Amo na iya. Pito dua pero tatlo dua imo singgit. Dagutag ko pag datong isda ba? Gagaw agaw si imidjaw ni datong isda kay tatlo dua. Ayaw man pagpala kani. So mga kapisers, nag-iilonggo na kami. Bahala na kayo mag-intindi. What? What the fuck? Yun. Siyempre, Roa City, Capital Seafoods of the Philippines tayo. Mula sa Bangos, mula sa Seafoods. Yan, siyempre pinapasa-pasa yan. Hindi na natin makikita doon sa dulo kasi madilim na. Okay naman yung bangos natin, yung quality. Ang tanda to. Yan. Ang iniiwasan lang natin sa bangos natin yung balda at saka magiging kuging. Why are you crying? So update ko na lang kayo mga kapisers mamaya kasi marami-rami pa yung isa sizing natin. Abangan nyo na lang.
A few inches later. Mga kapisers, nag-buzzer na po. 6 o'clock na po ng umaga. So yung isda natin na inilagay dito, so ubos na po. Kahit hindi na po na pagbidingan kasi mayroon ng mga maraming mamimili na nagandahan po sa tamanyo ng isda natin. So malalaki na yung isda natin. So natustuhan yata ng mamimili, ubos na po yan. So magkakalat na yung rutina na lang nagahatak sa mga ano natin, sa mga bakos natin. So maswerte tayo kasi maliit lang ang ano ngayon, ang nagpalaot kasi alam nyo naman masama yung panahon. So mayroon naman dito mga isda, sap-sap at saka bisogo. Yung isda lang ngayon dito sa bisito. Yan, nandito yung natitira. Yan lang yata yung natira sa Pangoskong. So hindi ko alam kung may nakabili na diyan sa bangkot natin. Siguro mayroon na at saka makauwi tayo ng maaga. So sa limang buwan nating pinaghirapan, mga kapisers, nabibidding po sila. Ito po, alam niyo pa yung bisogo po yung bisogo. So, ang lalaki, ang gaganda. So, mga good size. So, binibidingan po yan bawat ano. Yan, ano natin dito sa fishing point. So mga kapisers, katatapos lang natin, nakuha na natin yung pinaghirapan natin sa limang buwan. Bago ang lahat, bago ko itatapos yung vlog natin, shoutout muna sa kay Kim Tupado ng Uloba Bileran Liti. Yan, kapisers, mabuhay ka. At saka kay Noel Bagyo ng Qatar. So, tol, mag-ingat ka dyan. At saka kay Lourdes, ayusa dyan sa Alabang Muntinlupa. Sa lahat ng mga viewers at saka nanonood sa lahat ng video ko, maraming salamat po sa inyo. Sana huwag kayong magsawa na supportahan yung YouTube channel natin. Mga kapisers, huwag nyo palang kalimutan mag-like, share at subscribe. At saka pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng big na i-upload kong video. Uwi na! Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Lawod Non Kapisers. Bye-bye you!